Hello, Aldab Nation, at sa lahat po ng mga fans ni Main Mendoza. Welcome to my YouTube channel. May bago na naman po tayong update. Pero bago po natin magsimula, syempre, video reaction po muna na tayo sa ating mga sinulat tungkol kay Mengay at kay Tisoy na napakaganda po ng mga comment nila na nababawasan na po ang mga basher po natin. Kasi nga po, napag-isip-isip po nila, ang mga sinasabi nila ay bumabalik din po sa kanila na paasa po tayo, mga ka-Aldab. Gaya po ng sinasabi ko sa inyo, iba po kasi ang Aldab Soko o ang mga source po natin kesa po sa kanila. Sila po kasi, karamihan po kasi ng mga channel, kumukonekta lang po kung ano po ang ratings ng mas mataas ilalagay nila sa vlogs nila. Kumbaga, kung masikat po ngayon ang army, yun po isusulat nila. Pero po tayo, ito lang channel na to for Aldab only. Di po ba, mga ka-Aldab? Nagpo-post man po tayo ng ibang video, pero mas lamang sila Mengay at si Tisoy. Kaya ho, magtiwala lang po tayo kina Tisoy at Mengay. Ito talaga napakasipag po niya, mga ka-Aldab. Napakaraming blessing po ang dumarating. Na kahit sirain at sirain mo ang pagkatao ng dalawa, ay aani pa rin po sila ng napakaraming blessing. Kumbaga, hindi po nakikinig ang mga endorsement ng mga TV commercial kapag ka sinisiraan si Mengay, lalo pang dumadami ang mga commercial at mga projects niya. Hindi po ba, mga ka-Aldab? Punta na po tayo sa ating pinaka main topic na talagang gugustuhin nyo marinig po at makakita ito. Siguro naman po hindi po natin may tataliwas na pinag-uusapan na po ito online. Makikita nyo sa screen, yan po ay si Edu Manzano. Kung bakit ko po nailagay ito, napakaganda po nang binanggit niya at sinabi niya tungkol po kay Main Mendoza, mga ka-Aldab, na marami po talagang natuwa, hindi lang po tayo at napakarami pong mga tao na nagbunyi at ang Aldab Nation ay tuwan-tuwa po kasi nga po sa sinabi ni Edu Manzano. Makikita nyo sa screen, kayo na po magbasa, medyo mas maganda po kayo kung kayo pa magbabasa kasi baka na naman magkamali tayo, mabas na naman po tayo. Dito na lang po tayo sa mga comment po ng mga netizen. Ibang iba po kasi ang ating phenomenal queen na si Main Mendoza. Bakit ko po nasabi ang mga ka-Aldab? Si Main po kasi hindi nyo po pwedeng ikumpara sa mga ibang artista. Kasi po, si Mengay very humble. Kahit sobrang sikat siya, pero napaka down to earth pa rin po niya. Kaya love na love po talaga siya ng Aldab Nation. Kaya sa sinabi to ni Edu Manzano, ay marami pong nagpapasalamat sa kanya. Hindi lang po buong Aldab Nation, lahat po ng mga artista rin na nakabasa ng tweets ni Edu Manzano. Sa totoo lang, mga ka-Aldab, ang sarap sa pakiramdam kapag maganda ang sinasabi tungkol sa ating minamahal na si Mengay. Tapos ang magsasalita pa po nito ay ang kapwa artista niya at may pinag-aralan. Hindi po ba, mga ka-Aldab? Kasi sabi ko nga ba, may mga tao rin po na natutuwa kay Mengay at may mga artista rin pong nagagalit kay Mengay. Katulad po ito, bakit po nasabi to ni Mr. Edu Manzano? Dahil po talagang makikita nyo sa screen, makikita nyo po sa labas na talagang marami pong natutuwa. Siguro naman po sa ABS-CBN siya, lahat po ng mga katrabaho ni Mengay natutuwa po sa kanya, lalong-lalo na po
sa Itbulaga. Biruin nyo. Dito lang po mga kaalda ba, ibabalik po natin yung nambas kay Mengay. Kasi unang salang niya sa Little Miss Philippines, ang sexy niya. Unang-una po yun, binatikos na yun eh. Kumbaga dapat daw hindi siya nagsusuot nun. Pero wala po tayo nabanggit. Wala pong, hindi po sumagot dyan si Mengay kahit na binabas po siya sa online. Doon po sa suot niya. Nagbago nga po siya kinabukasan pero bumalik pa rin. Di po ba mga kaldab? Kasi talagang iyan na po eh. Yan na po talagang gustong-gustong suotin ni Mengay. Kalug na kalug po talaga siya. Pangalawa po, hindi puro bagay sa kanya maging host. Dahil nga po, wala po puro siyang experience sa mga bata. Hindi katulad daw nila Pia at nila Pauling na may mga anak na. Hindi po basihan yun, di ba po ba mga kaldab? Nag-vlogs din po tayo nun. Pero kita nyo mga kaldab, nag number 1 rating po siya. Pinalo po nila ang Showtime at ang mga teleserye na nauuna po sa kanila. Kumbaga yung sinusundan. Ang ibig sabihin niya mga kaaldab, mahal ng masa si Mengay. Kaya ito po, isa na po ito mga kaaldab sa dapat pong isipin ng mga ibang artista ang ginawa ni Mr. Edo Manzano na talagang maraming maraming salamat. Kumbaga, thank you Mr. Edo Manzano for a very inspiring words for our phenomenal queen. Maraming salamat po. Kumbaga, taas kamay po tayo sa kanya. Kumbaga, saludo po kami, sir. Kasi talagang yung sinabi mo ay isang mabigat na salita na iisipin po ng ibang tao na bakit nasabi ni Mr. Edo Manzano to? Hindi niya naman nakikita si Mengay, hindi niya nakakasama. Bakit di po ba mga kaaldab? Hindi mo na kailangan pang sabihin na magkasama kayo, magkita. Kung nararamdaman niya po ang pagmamahal ng mga tao sa kanya, sa paligid niya. Unang-una pa isipin niyo, hindi siya binibigyan ng project ng GMA. Tanging Itbulaga lang po ang nagbibigay sa kanya, pati ang APT management. Na talaga naman kung matutuwa ka dahil nga sa Daddy's Curse, kung isipin, baka isipin nyo, GMA Network po siya, GMA nga po siya, pero managed pa rin po siya ng APT. Kumbaga, parang kontrata pa rin po ng APT ang pinasok ni Mengay. Wala po siyang guesting. Biruin nyo, may guesting po nga siya, binigay po yung isang buwan na teleseryeng Daig Kayo ng Lola Ko. Pero hindi po yun sapat eh. Hindi po ba mga kaaldab? Kumbaga, hindi siya binibigyan pa ng opportunity na isa lang pa. Kumbaga, sa mga kahit na hinihiling ng nanonood, nag number 1 ratings po ang Daig Kayo ng Lola Ko. Pero hindi siya sinusundan. Hindi po ba? Doon pa lang mga kaaldab, ramdam na ramdam mo na gusto nilang buwagin ang kaaldab. Pero ngayon, parang nagsisisi sila mga kaaldab. Kasi kinuha siya ng channel 2 na sigurado magiging blockbuster to po mga kaaldab. Ibas nyo na ako pero sigurado po. Huwag nyo sasabihin nyo na pinangungunahan ko na to. Napakarami pong comment sa online, lalo na sa Twitter. With isa pa nga with Felix na talagang marami pong nag-aabang. At marami pang mag-aabang. Kumbaga po eh, pasilip pa nga lang po ng video natin eh. Nadami na nagko-comment na talagang pinag-iipunan na po nila. Dalawa po yan. Isa pa with feelings at ang pelikula nila ni Bossing Big Soto na talagang sa isa pa with feelings mukhang love story po yata to na isang sosyal at isang siga. Parang ganun ang dating. Kasi parang engineer si Mengay dito eh. Tsaka mga kaaldab eh, medyo pasensya nyo na kasi hindi pa natin talaga alam kung sino-sino makakasama niya. Medyo talagang clear pa, hindi pa po clear, pangit naman po, magbanggit agad tayo porket nakita natin sa set eh kasama na, di po ba? Mas maganda yung nakikita na po talaga natin na nagsushooting, kasama talaga, hindi yung pagka may nasulyapan lang tayo eh isusulat na agad natin, hindi po ba mga kaaldab? Kaya balik po tayo sa ating pinaka main topic kay Mr. Edo Manzano. Uulitin ko po mga kaaldab, for the record, ang sarap po ng pakiramdam kapag maganda ang sinasabi mo sa isang tao na lalo pa kapwa artista niya ang nagsasabi
Yan po talaga ang pinakamaganda. Kasi po yan may pinag-aralang tao. Hindi ko po katulad ng iba na nauuna ang inggit. Talaga pong pinag-iinggitan si Mengay. Hindi naman po natin may kakaila o magsasabing walang naiinggit. Napakarami po mga kahaldap. Maraming naiinggit kay Mengay. Lalo na po yung mga gumagawa ng fake accounts tapos maninira lang. Yan po talaga trabaho nila mga kahaldap. Hanggang dito na lang po mga kahaldap ang video natin. Medyo mahaba na eh. Kung bago ka lang sa channel na to, eh subscribe ka na para lagi kang update sa Galawang Aldap. Hanggang sa muli, thank you for your watching.